Palaging alerto at mapagbantay sa pinakahuling mga balita ang ating mga kababayan saan man sa mundo. Maging ang kanilang mga kamag-anak na narito sa Pilipinas, madalas silang nagbabalitaan. Palagi silang updated. Ito ang Pilipinas Online Bantay OCW, hatid sa inyo ng Radyo Inquirer Online at Inquirer.net. Ako po si Susan Kim. Bantay OCW. Bantay OCW. Bantay OCW. Yeah, yeah. Sa patuloy na pag-iikot ng Bantay OCW, kukumustahin naman natin ang Florida mula sa Estados Unidos ng Amerika. Alamin natin ang kalagayan ng ating mga kababayan doon. Kumusta na ang mga COVID cases? Mataas pa rin ba o kontrolado na ito? Sasamahan tayo ng ating kabayang si Maylene Romero Makeig, isang frontliner at certified professional coach. Well, ang aming numero ay mataas pa rin, no? As a matter of fact. Pero awa naman ng Diyos, mababa yung death rate namin. Dito sa amin, hindi ka pwedeng pumasok ng, let's say for example, groceries or anywhere na establishments, hindi ka pwedeng pumasok ng walang mask. Talagang bago ka pumasok, may naka-post na doon na no mask, do not enter. Our governor is actually hoping that by June, halos lahat na ng Floridians nabigyan na ng vaccine. I think I showed you a picture also last week, no, when we had our Super Bowl here, no? Kahit yung stadium, hindi naman talaga puno ng tao. But those who were celebrating outside, talagang makikita mo na may matitigas pa rin ang ulo, no? Na hindi pa rin nakamask until now, no? Probably hindi pa rin naniniwala sa COVID until they get hit by it, no? Maylene, last year talagang issue dyan sa Florida. Marami ang tumutol talaga. Tinanggihan nila ang pagsusuot ng face mask at nagkortehan pa yata yan, eh. Hindi ba? Dumating pa sa mga issue ng usaping legal yan. Hindi ko alam bakit ganun katitigas ang ulo ng tao dito. Pero ang maganda nga, lahat ng establishments, hindi ka pwedeng pumasok ng walang mask. No, nakakahiya ka pag pumasok ka ng wala kang mask. Talagang pinagtitinginan ka na ng tao ngayon, no? And even the restaurants, no, our governor gave them the go signal to open it, no, ng 100%. Pero yung mga dito, sila mismo yung nagdesisyon na, no, hanggang 50% capacity lang yung pwede nilang papasukin para din hindi pa rin naman safe lahat, no? So, nag-iingat pa rin ng mga tao dito. Yung pag-wear ng mask, actually, it's you protecting yourself when you wear it. And right now, where I work, no, nagda-double mask kami. Mas safe para sa amin. Tulad din sa maraming mga bansa, pahirapan ang pagpapasuot ng face mask, pagpapatupad ng curfew at lockdown, at maging ang mga pagtitipon-tipon. Pero kailangan pa bang maranasan ng isa o ng mga kapamilya nito na magkaroon sila ng COVID kung kaya't doon lamang sila susunod sa naturang mga pamantayan o mga batas na ipinatutupad? There are cases, no, especially ako nga may kakilala na hindi siya naniniwala, no? Lipad pa rin siya ng lipad, travel ng travel, no? So until one day, I just noticed na wala siyang post kahit ano. And then I found out that she got the COVID-19, no? So doon lang siya tumahimik. I think may mga tao talaga na parang to see is to believe. Parang gano'n, no? Hanggat hindi mo na-experience yun, hindi ka maniniwala. I see those people very, very irresponsible. Kasi pag isang tao na hawaan, alam mong grabe yung pagkalat nitong ano na to, nitong virus na to, no? Ang dami tuloy na hahawa pa rin dahil doon sa katigasan ng ulo na ayaw magsuot ng mask. And there are other people also, I know, personally, no, na would continue to celebrate birthdays with people more than 10, no? Even if let's say they wear masks, pag nagkakainan na, magkakasama kayo, wala rin mask, di ba? So more than 10, just like last week, I saw more than 20 people having fun together. And nakakatakot kasi hindi mo alam na baka mamaya isa doon, positibo ng COVID, di ba?
Yan yata sa Florida yung minsan may mga naghihigpit din na mga commercial establishment. Tapos inaaway nila yung mga naghihigpit. Ayaw ta, 'di ba? Yan yan. Oo. May mga ganun. Minsan nga makikita ko yan sa news, no, na nagagalit talaga yung tao na hindi siya pinapapasok, pero talagang maninindigan yung mga managers or na hindi pwede talaga kasi they have to also protect their employees, no? Ginugugol lang ating mga kababayan mula sa iba't ibang panig ng mundo ang mga panahon na magkakasama sila ng pamilya, naglalaro, nagluluto, nagkukwentuhan at marami pang iba. Ang ibang mga OFW natin nagsasama-sama, nagtutulong-tulong upang alalayan naman ang mga kasamang OFW din sa bansang kinaroroonan na nawalan ng trabaho at hindi nakauwi ng bansa. Sa Florida, sa USA, papaano naman ginugol ni Maylene ang kanyang panahon upang makatulong sa ating mga kababayan? As you know, I'm handling a ministry online for women. So I've been taking a lot of courses, counseling from grief and bereavement, from anger and aggression, you know, things like that. Children and adolescents, counseling. So really, I think I have 5 more courses to take, honing my skills so we can continue helping our, you know, people, other people. Bago pa naman ang pandemic, nag-online counseling ka na, hindi ba, Mai? Yes. From Florida at kung sa iba't ibang panig ng mundo. Yes, that's true. As a matter of fact, meron akong grupo ng puro kababaihan, no? Kung saan-saan lugar sa buong mundo, from Bermuda, from New Zealand, we call them Eurasia, we have from China, Macau, from Australia, as far as Ireland, and Canada, and Middle East, no? Marami talaga sila. So, ang nangyayari, I have my day job, and then when I get home, so yan yung panahon para mag-prepare sandali ng pagkain, no? Para sa aming mag-asawa. Pagkatapos niyan, marami na akong one-on-one na counseling. And then, bago ako matulog sa gabi, tuloy-tuloy yung aral ko. Gising ako ng 3 o'clock in the morning. Ulit, pasok na naman. Nagpapasalamat ako, no, na isa sa magandang idinulot ng pandemya, no, sa buhay ko, yung I get to study again. Alam mo yun, Susan, napakasarap tumulong sa ating kapwa. Ikaw ang idolo ko. Ang tagal-tagal mo nang tumutulong sa ating mga kapwa sa buong mundo. Ano ka ba? Pero kumustahin naman natin, paano naman ang mga panahon na ginugugol ninyong mag-asawa kasama si Don kapag pareho kayong walang trabaho? We make it a point na pagdating ng halimbawa alas 6 ng Sabado na hindi ako pwedeng sumagot ng telepono niyan. Especially Linggo. No, sa kanya talaga yon. Kasi kung hindi ko siya bibigyan ng panahon, baka naman bukas makalawa, no, makalimutan na may asawa siya. Kaya nag-iingat din ako. So talaga may disiplina kang hindi ka sasagot ng telepono? Paglinggo. Paglinggo? Yeah. Oo. Naka-day off din palang cellphone mo? Oo. Paglinggo. Pero yung utak ko, tumatakbo yan. No? Minsan, pumupuslit ako, pupunta ako sa computer. Nung pagka nakikita ko siya busy, naglalaro, no? Ang gagawin ko, punta ako sa computer, titignan ko lang kasi ayokong mawala yung thoughts ko. So, I have to take down notes. So, yan. Kasama na dyan ang doing house chores, no? Ng Sunday. Dapat ganun, 'di ba? Sabi nga, isa sa natutunan, 'di ba, sa panahon ng pandemya ay yung relasyon nyo na mag-asawa, pamilya, no? So, pero kahit na halimbawa nandito ako sa room na ito, siya nasa labas, minsan kahit nag-aaral ako, bigla lang akong, "Kamusta ka na diyan? Okay ka lang ba?" Eh nasa living room lang naman siya, no? But para lang ano, so that he knows that I'm thinking of him, no? Na kahit na busy ako, meron kaming very short conversations, mga ganyan. Sa kabila ng dinaranas na pandemya, marami pa rin ang nananatiling positibo. Ano naman ang inaasahan ng ating mga kababayan o maging ang mga mamamayan dyan sa Florida ngayong taong 2021? So isang tinitignan talaga at talaga nilook forward ng mga tao dito yon na they get vaccinated.
isang napakagandang para sa amin dito, no? Isang assurance, no, na kahit papaano safe ka na dahil napaka-importante ng buhay. So, isa yan, I would say that's the highlight of this year for us here in the US, no? Yung vaccine, to get vaccinated, all of us. And hopefully nga, like what I said earlier, that all of us here in Florida will get vaccinated by June. Ikaw ba may excited na sa bakuna? Excited ka na makatanggap ng vaccine? Actually, I am because I'm considered high risk. I am diabetic. I'm working on my health issues right now. I'm diabetic and I have high blood pressure, not to mention my allergies, no? So I'm really looking forward. If I could have it tomorrow, I'll get it because wala namang cases so far. I know a lot of people. I have a lot of friends who are frontliners who got vaccinated already. And the only feedback that I got from all of them are actually yung second time that they get vaccinated, that's when they feel sore, they get fever, you know, things like that. But for 2 days, masakit yung buto. But other than that, they're good. So really looking forward to have my to get vaccinated na din. Ano mga namimiss mo sa Florida na dati mong ginagawa, dyan muna sa Amerika, na dati mong ginagawa na ngayon hindi mo magawa? As simple as going to the grocery. Kasi dito pwede ka nang tumawag, pwede ka nang mag-place ng order online. Pwede mo namang pick upin sa labas, no? Or pwede mong ipa-deliver. As simple as that. Pagpunta sa simbahan, hindi kami makapunta dahil nga iniiwasan yung malaking gathering, di ba? Yung mga bagay na yon are as simple as spending quiet time, having a good dinner with my few closest friends, no? Just talking. We don't do that here anymore. Tiyak na maraming aral ang iniiwan sa atin ng pandemya, hindi lamang sa ating mga Pilipino, kundi maging sa iba't ibang mga lahi din. Pero ano ang mga aral at matinding epekto na natutunan naman ni Maylin sa pandemya dyan sa Florida? Kung mapapansin mo, ito hindi lang to nag-a-apply dito sa amin sa Amerika. I would say ito is applicable to all of us, no? That during this pandemic, no, hindi importante ang material na bagay. Dito mo nakita na importante yung kasama mo yung mga mahal mo sa buhay, that you spend time with your family. Kasi sa buong 2020, kabilaan ng mga kakilala kong namatay, no? Not to mention my stepfather, no, na who passed away last year and I was not able to go home because of this pandemic. Napaka-importante na maipakita natin sa ating mahal sa buhay kung gaano natin sila kamahal. Dahil hindi natin alam kung kailan natin sila makikita muli, kailan tayo makakapagsalita ng I love you, Ma, I love you, Dad, no, or even to your siblings, no. Hindi walang kasiguraduhan. So pag meron kang pamilya na nagmamahal sa iyo, mahalin mo din sila. Kasi bukas hindi mo alam kung nandiyan pa sila. So hanggat may pagkakataon, sana itong panahon na to buhat last year hanggang ngayon, patuloy sana na pagtibayin, no, yung pagmamahalan at relasyon ng bawat isa sa pamilya. Yan ang isang lesson na masasabi kong hindi ko makakalimutan buhat nag-umpisa tong pandemic. And also, like I said, no, hindi importante ang material na buhay. Hindi importante nga ang makalipad ka o makapunta ka sa ibang lugar. Ang importante, maibahagi mo yung oras mo sa ibang tao pero sa pamilya mo. Tunay ngang isang inspirasyon para sa ating lahat, ang tulad ni Maylin Makig, isang frontliner at certified professional coach, ngunit ibinahagi niya sa atin kung paano niya ginugugol ng makabuluhan ang kanyang mga sandali, ang kanyang mga oras, hindi lamang para sa kanyang sarili, maging kasama ng kanyang asawang si Don. Kahit napakaraming problema ng tao, gawin pa rin natin makabuluhan ang bawat araw at oras ng ating buhay na kaloob sa atin. Huwag puro sarili lamang ang ating iisipin. Piliin natin na maging pagpapala rin tayo sa ating kapwa sa abot ng ating makakaya.
Basta po tatandaan natin palagi, lahat ng problema may solusyon. Pag walang solusyon, huwag na nating problemahin. Stay connected with Bantay OCW. Follow us on Twitter, Facebook, and YouTube. Mula sa Radyo Inquirer Online at Inquirer.net, ako po si Susan K. At ito ang Pilipinas Online Bantay OCW, ang tunay na kulay ng buhay OFW.